Good morning po sa inyong lahat mga ka-garden. Ang isi-share ko po sa inyo ay yung pagpipitas po ng patula dito sa ating garden. Ayan. Kung naalala nyo po nung nakaraan, nag-manual hand pollination po tayo dahil masama ang panahon, walang bubuyog dito sa ating paligid. Napaka-importante yung pag-manual hand pollination. Ayan, para mabuo po yung kanyang bunga. Pero ang gagawin po natin ngayon ay pipitasin na po natin yung isa. Tapos yung isa, ang ginawa ko po dito sa isa ay iiwanan ko po para maging binhi. Ayan. Tapos sa susunod, kapag ka naggawa na po nating binhi, gagawin nating panghilod. Meron na tayong panghilod, meron pa tayong pangbinhi. Ayan. Pero itong isa, gagawin po nating ulam. Ayan. Tapos meron pa dito, tingnan nyo. Ito yung buo. Ayan. Meron pang dalawa dito. Ayan. Isa, dalawa. Tapos merong nagtatago dito. Ito yung nagtatago. Ayan, kukunin po natin yung nagtatago dito sa kabila. Ayan, may nagtatago. Tapos meron pang isa dito. Ayan. Ito, bansot po ito kasi ito yung pinakaunang bunga niya. Nakakonekta kasi dito. Ayan, mamaya tatanggalin ko muna. Ayan. Tingnan nyo, hindi lumaki. Kasi ang kaagaw niya, ito yung kaagaw niya. Itong bunga na to, yung kasama niya ay yung pinitas natin dito. Ayan. Saka mga garden, nung nakaraan ay napakadaming buko. Buko ang tawag nila dito. Isa, dalawa, tatlo, apat, sunod-sunod. Pero ang sabi kasi, kapag daw hindi mo pinitas yung bunga, ma-abort. Ayan, ibig sabihin hindi matutuloy yung kanyang bunga kasi ipagpapatuloy niya yung pagpapalaki dito hanggang matuyo. Ayan. So ang gagawin po natin, babawasan po natin yung kanyang talbos. Ayan, para dito, kapag kinat po natin yung kanyang talbos, magkakaroon po siya ng panibagong usbong para dun ulit mamunga. Kasi kapag hindi nyo po tinanggal mga garden, yung pagpipitas kasi, itong buko, itong magiging bunga niya, hindi na magtutuloy kasi papakainin niya muna lahat ito. Ayan. Kung napapansin nyo po, merong mga bubuyog. Ito yung pinaka-importante, yung bubuyog. Nawala. Ayan, babalik yan. Ayan, nakikita nyo yung bubuyog. Siya po yung mag-popollinate para mabuo yung kanyang bunga. Maghahanap po yan ng buko. Ayan. Tapos ang gagawin po natin dito, gupit-gupitin po natin ng maliliit para ilagay po natin dun sa kanyang puno.
Ayan. Bali, magpipitas din po tayo ng talong ngayon. Ayan. Kung nakikita nyo itong ganitong itim-itim, mga karden, kasi dito sa amin, nalalanta po yung halaman sa sobrang init ng simento. Ayan, kasi kapag ka napabayaan nyo yung halaman na natuyuan yung lupa niya, malalanta po ito, tapos madadagdagan po ng init ng simento, maarawan, ganyan. Kaya ganito ang mangyayari sa kanya. Ayan, hindi na babalik yung kanyang dating itsura. Ayan, ganun po mga karden. Dapat po, huwag niyong pababayaan na yung talong ay natutuyuan para hindi malanta. So, nakapag-harvest po tayo ng maliliit na talong. Ayan. Silalagay po natin dyan. Tapos, yung mga sili dito, kunin natin yung mga sili. Ayan. Kasi kapag yung sili na nahinog, tapos napabayaan nyo, ganyan mangyayari, oh. Kaya kapag nahinog na po yung sili, katulad po nito, ayan. Kapag nahinog na po, kunin nyo na. Kasi kapag napabayaan nyo, mayroong ano, nagkakaroon ng sakit. Ayan. Lapnos tawag po sa ganitong sakit. Nahuhulog na lang po. Ayan, oh. Ayan. Yung ano kasi nito mga garden, tinutukan ng ibon kapag hinog, yung hinog kapag tinutukan ng ibon nagiging ano, tapos papasukan ng tubig na ganyan. Ayan, parang nagbibitak-bitak. Ayan po yung magiging sakit ng sili natin. Lapnos ang tawag dyan. So ayan, lagay po natin dito. Ayan. Kung naalala po nyo yung spinach, mga garden, nung sinabi ko sa inyo nung nakaraan, kailangan putulin nyo po yung kanyang sanga, ayan, para mabuo yung kanyang... Nandun na po. Ayan. Ganito po yung pag-harvest ng spinach. Ayan, oh. Kasi sa susunod, ang mangyayari sa kanya, sisibol ulit ng panibago, ganito, malalago. Kung mapapansin nyo po ito, hindi ko po pinipitasan. Ayan. Magkakaroon na po siya ng bulaklak. Yan na po ulit yung magiging itatanim po natin. Ayan. So nakapag-harvest na po ako dito ng gulay. Ayan. Nakapag-harvest na po ako ng gulay dito sa aking small spaces. Ayan, merong malunggay, merong patola, merong sili, merong talong, alugbati, spinach. Maganda talaga mga garden, mga leafy vegetable ang itanim nyo kahit hindi po namumunga. Ayan. Pero pwede rin kayong magtanim ng namumunga pero dapat malaki yung container nyo para makaproduce po kayo ng ganitong kalalaki. Ayan po mga garden, sana po ay meron kayong konting natutunan dito sa video ito. At syempre kung nagustuhan nyo po ang video, paki-like naman po at share para makatulong po tayo sa iba. At mag-message din po kayo dyan sa baba mga garden kung meron kayong mga konting katanungan. At syempre kung bago ka pa lang sa channel na ito, hindi pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe po kayo, pindutin ang bell para updated ka lagi pag meron akong ilalabas na bagong video katulad po nito. Ilalagay na po natin yung pataba. Ito na po yung pataba na nakuha po natin dito sa ating garden. Ayan, ilalagay po natin dito sa mismo. Dito yung puno ng ating patola. Naglalagay po ako ng cover kasi yung mga palaka pumupunta sila dito
Ayan, kasi kinakain nila yung mga bulate. Ang ginagawa ko dito mga garden, hindi ko po binubungkal yung lupa. Ayan, kung naalala nyo, 8 days ago, naglagay po ako dito ng mga sariwang mga dahon dito sa ibabaw. Ayan, para mabulok at magiging pataba dito sa ating halaman. Kung mapapansin nyo po, no, yung kulay green na sako na yon, yun po yung pinakapuno ng patola, saka dito sa kabila. Ayan o. Ito. Kaya huwag po kayong maglalagay ng pataba dito sa mismong puno niya kasi yung ugat ng mga patola ay nandito na po. Ayan o. Kung nakikita niyo itong puti na lang, ayan. Yan na po yung mga ugat ng patola. Ayan. So ang gagawin niyo lang, ilalagay niyo lang ito ulit. Ayan. Ayan. Tapos itong luma na lupa kasi ito para mataba na itong mga garden, tapos maraming isopod, ayan. Yung mga isopod na yan, sila ang napakabilis magdurog dito sa mga dahon. Ano, nakikita niyo mga butas-butas na yan, sila po ang may gawa niyan. Tapos yung mga bulate, pupunta sila dito sa ibabaw para pagandahin nila yung lupa. Ayan. So abangan nyo ulit mga garden sa susunod yung update po nito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Tapos lalagyan nyo po ng takip para hindi pumunta yung mga palaka dito sa ating ang tawag ko kasi dito ay pick and drop. Tapos meron na siyang, ang pinakamaganda dito ay meron na siyang bulate. Ayan, yung mga bulate, sila na po ang maghahalo mismo. Tapos yung pagbubulok ng mga organic matter na inilagay po natin, yung mga insekto na po ang bahala na durugin ang mga inilagay po nating mga dahon. Ayan. Shout out kay Junel TV. Ayan. Saka kay JR Abantao. Saka kay Kuya Don Bustamante. Magpagaling po kayo para may upload ulit kayong mga video, ayan, para matuto ako sa inyong mga vlog. Ayan, maraming salamat mga garden, bye-bye.